Ito na po ngayon yung itsura ng ating unang asola panda at makikita nyo yung banda dito bumaluktot na, umuwi na, sira na yung braces natin. Mahigit 2 taon na po ito at yung brace na ginawa natin ay kahoy lang po, kaya yan, nabali na yung kahoy sa gilid at tiningnan din natin yung ibang yung mga corner post nito, sira na rin. Kaya dapat natin i-repair ito. Papalitan natin ito ng trapal dahil butas na rin yung rhinoplastic. Kaya makikita nyo, medyo natuyo na yung tubig. Halos wala na yung tubig. At sinadya natin hindi na natin dinagdagan ng tubig dahil magre-repair nga tayo sa asola pond. At may gagawin tayong pagbabago sa gilid ng asola pond na to. Gagawin natin itong simple ngunit matibay na wall or sides ng pond. Tinanggal na natin ngayon yung bakod na inilagay natin sa ating unang asola panda dahil aayusin natin ito, papalitan natin yung pond mismo. Papalitan natin yung trapal pati yung ginawa nating brace sa gilid. At ito, ngayon mag-uumpisa tayo na ulit ng asola pond dito. Simple, madaling gawin. Ganito po ang pag-uumpisa o paano mag-umpisa ng isang simple at madaling gawin na asola pond o pagtataniman ng asola. Mahigit 2 taon din po nating napakinabangan yung asola pond natin na ito bago tuluyang nasira yung ginawa nating sidewalls na gawa lamang sa kawayan at cocolumber yung poste niya. Yan, cocolumber lang po yan, 2x2 at mga kawayan. Ngayon sira na. Kaya tayo magpapalit ng asola pond. Ang gagawin naman natin ngayon na wall ay yung hollow block. Semi-concrete ito kasi hindi naman talaga natin sisimentuhin. Pero yung hollow block, yun lang po ang gagawin nating wall. At ito na po ay yung mga hollow block na gagamitin nating pang walling or side walls. At sinukat na natin itong taas ng isang hollow block. Nasa 7 inches po yung taas nitong isang hollow block. Tamang-tama lang po siya sa gusto nating lalim ng solar pond. Actually, mas malalim pa ito kung sasagarin natin yung 7 inches, pero maglalagay pa rin tayo ng overflow outlet sa pond natin hanggang 5 inches lang po yung bunganga ng overflow outlet. Ang sukat ng pond na to ay ganun pa rin, 8 feet itong pahaba at 5 feet ito itong lapad. So 8 by 5 feet. Paglalagay tayo muna ng pang brace sa loob ng hollow block na kawayan. Yung mga nagamit natin kawayan, i-recycle natin para pang brace para hindi siya madaling natutumba
Pero pag may tubig na yung Asola pond, hindi naman talaga siya talaga matutumba yung hollow block na to. Tsaka lalagyan din natin yan sa loob ng hollow block. Maglalagay din tayo ng mga putik para matibay yung pagkakatayo ng hollow block. Nalagyan na natin ito ng brace na kawayan sa gitna ng hollow block. At naglagay na rin tayo ng maliit na pang overflow outlet na nasa 5 inches mula dun sa pinaka ground. 5 inches yung pinakabunganga nung overflow outlet. At medyo maliit na butas lang yung ginawa natin ngayon na overflow. Kasi yung dating malalaking butas na ginawa natin pang overflow ay ginagawa po na pintuan or entry point ng mga palaka. Kaya minsan may nakikita tayong palaka na nakakapasok sa ating Asola pond noon dahil doon pala pumapasok yung mga palaka doon sa overflow outlet na medyo malaki na nagawa natin dati. Ngayon, kaya ngayon, pinalitan natin yung overflow outlet at medyo siguro maglalagay pa tayo ng isa para pang backup in case na malakas yung buhos ng ulan. Baka hindi kayanin ng overflow outlet na to yung dami ng ulan, hindi masyadong marami yung nailalabas, kaya maglalagay pa tayo ng isa. Ayan po, handa na po yung wall ng ating pond. Nalagyan na natin ang brace na kawayan sa loob at saka konting lupa at mga putik sa loob para pampadagdag ng konting tibay na hindi siya basta-basta nabubuwal o natutumba. Bato sana yung lalagyan natin doon, kaso wala tayong maraming bato dito. Ang nilagyan natin ng konting space sa ibabaw para yung ipapatong natin na bato sa trapal ay papasok doon. Bato yung magiging stopper natin dito sa trapal. Yun palang hollow blocks na na-consume natin ay 20, nasa 20 pirasong hollow block. Ito naman yung trapal na binili natin, gagamitin natin dun sa pond. Dahil nabutas yung una nating nabili, ginamit natin nung una yung rhino plastic na plastic na makapal. Ang binili natin ngayon ay itong Maruyama na klase na trapal. Pero ito po yung mumurahin na Maruyama kasi may mamahalin. Ito yung mumurahin na Maruyama pero makapal na rin siya. Ano? At medyo rubberized na rin yung texture niya. Susubukan natin kung gaano katibay ito, gaano to, or tatagal ba ito sa ating Asola pond. Yung binili natin ay 3 meters, 3 metros na Maruyama. Ayan, ay kasya po dun sa 8 feet by 5 feet na Asola pond. Kasi yung lapad ng trapal na ito ay nasa 6 feet. So yung lapad niya, kasya dun sa lapad ng ating Asola pond na 5 feet. At yung 3 meters, yun na yung haba niya. Kasya na rin yun sa haba ng 8 feet na pond. Ayan, gawa na po yung ating Asola pond at bato lang po yung ginawa natin pang stopper sa ibabaw o sa gilid ng dulo ng mga trapal. Dahil gagawan pa natin ito ng bakod. May mga lumang yero po tayo gaya ng nandun. Ano banda yun? Ayan po. Yun po ang gagawin nating bakod dito. Babakuran natin to dahil may mga palakang pumapasok sa Asola pond. At tsaka yung mga naka free range din natin na manok, may iwasang magsi self-service sa Asola pond.
Ayan po ang simple at madali ang paggawa ng Asola Pond. Gawa na po ang ating unang Asola Pond at ito na po ang itsura niya nung nabakura na natin ng yero. Pero dun banda ay hindi na natin nilagyan o binakura ng yero dahil dun tayo kukuha ng Asola para hindi tayo masyadong nahihirapang kumuha ng Asola. At paalala lamang po na yung ganitong setup ng Asola Pond ay hindi po natin ito pwedeng ilagay sa bahain na lugar o yung lugar na madalas dinadaanan ng baha dahil sa baba, sa sobrang baba po nito ay talagang mawawash out po ito sa baha. Kaya kung maghahanap tayo ng paglalagyan natin ng Asola Pond, i-consider din natin yung baha, kung nadadaanan ba ito ng baha o kung hindi. Ayan po, ganun lang kasimple at kadali ang paggawa ng isang Asola Pond gamit ang isang blocking hollow block na final natin. Yan ang ginawa nating wall. So ito na po ang itsura ng ating Asola Pond na may wall na hollow block.